to my channel. So ayun, for today's video, magiging happy na po tayo ngayon kasi nga sabi ko nga dun sa last vlog ko na magiging happy na tayo at pipilitin natin maging masaya ulit. So ayun, for today's video, meron tayong panibagong informational. Ayan. So informational, ibig sabihin informational po ang aking vlog. So obvious naman po sa ating title, this is the most common question sa lahat ng video ko about microsaving is kung pwede daw po bang gamitin ang microsavings account sa SSS loan. At ang sagot doon is yes. Yes po, pwede po natin gamitin ang ating microsavings account sa SSS loan natin. Ayan, marami nagtatanong sa akin, marami nagme-message sa aking page at sa aking YouTube channel. Ayan, may mga nag-comment din. As I promised, sasagutin ko na yung mga paisa-isa, kahit paisa-isa, yung mga tanong ninyo sa akin about sa microsavings. Ayan. Pwede bang gamitin ang ating microsavings account sa ating SSS loan? Ayan. Pwedeng-pwede po natin gamitin ang ating microsavings account sa ating SSS loan. So, unang-una, syempre, you must have microsavings account. Para sa mga wala pa pong microsavings account, meron akong video on how to open microsavings account. Ito, ayan po siya. Ayan ang aking video on how to open microsavings account. So, nandiyan na kompleto na yung mga steps kung ano yung mga gagawin and requirements po sa inyo. Panoorin nyo na lang. Para naman po sa mga meron ng microsavings account, paano daw ma-retrieve or makuha yung microsavings account number nila? Ayan. Hindi daw nila alam yung microsavings account number nila. Paano nga ba makuha yung microsavings account number? Meron tayong 3 ways on how to get our microsavings account number. Unang-una sa lahat, upon opening microsavings account, ito po yung first 2 texts na nare-receive po ninyo upon opening microsavings. Yung PIN number, yung temporary PIN number nyo, yung 4 digits. And alam ko, may isa pa pong text na mare-receive included na po doon is yung account number nyo. So, kung mare-retrieve nyo pa po yung text message sa inyo ni Cebuana upon opening your microsavings account, i-check nyo sa phone nyo and makikita nyo na doon po yung account number ninyo. Second, kung hindi nyo na po talaga ma-retrieve yung account number ninyo, you can get it through text. Meron tayong syntax na ginagamit para ma-retrieve po natin yung account number. Ito yung syntax kung paano natin makuha yung ating account number. So ayun nga, pwede nga natin gamitin ang ating microsavings account. Nga po pala, disclaimer lang, yung last vlog ko about dun sa how to balance inquiry through text, yung last vlog ko about dun, is hindi na po updated kasi nagbago na po sila ng syntax. Ayan. Meron na po tayong bagong syntax. Una, siguro i-vlog ko rin yon yung bagong syntax ni Cebuana. So, nakita nyo na yung pangalawang way. Ayan, meron tayong syntax na gagamitin. Make sure na updated po ang inyong information sa Cebuana branches. Ayan. Kung hindi pa po totally updated ang inyong information sa Cebuana Luwilier, pwede po kayong pumunta sa mga branches at pwede po kayong magpa-update ng inyong information. Pinaka-importante po doon is yung make sure na tama po yung inyong birthday, ang inyong email address, and cellphone number. So, ang ating third way is kung meron na po tayong registration or nakapag-register na po tayo sa eCebuana app. Ayan, yung last vlog ko, ayan, kung wala pa po kayong registration sa eCebuana application, you can watch my last vlog about on how to register in eCebuana application. Ayan, kung meron ka na eCebuana application, makikita po ninyo doon yung account number po ninyo. Ayan po, pakita ko sa inyo, ayan, dyan nyo makikita yung inyong account number. Ayan, yun yung third way para malaman natin yung ating account number. Bakit ko sinabi sa inyo yung mga ways on how to know our account number? Ayun nga kasi yung nagiging most common problem ng ating microsavings account holder is that they don't know their account number. So ayun, tinuro ko na sa inyo kung paano nyo malaman ang inyong account number dahil yun po ang kailangan ninyo sa inyong SSS loan. And I know, alam naman ng iba yan, kahit naman ibang banko po yung gamitin ninyo, ang pinakahihingin po talaga doon is yung account number. So, dito na tayo sa procedure. Ayan,
So, kung alam nyo na po ang inyong account number, kailangan po natin siyang i-enroll sa ating Disbursement Account Enrollment Module ng SSS. At kung nakapag-apply na po kayo ng inyong SSS loan online, kailangan po natin pumunta sa Disbursement Account Enrollment Module. Ito ko po sa inyo. I-click lang po natin yung e-services and then Disbursement Account Enrollment Module. And then, may lalabas na reminders. Yun po yung terms and condition. I-check lang po natin and proceed. And then, may lalabas na enrollment option. Bank or e-wallet. Dun po tayo kay bank. And then, select bank. Select Cebuana Luwilier Rural Bank. And then, i-ready na po nating i-type ang ating 12 digits bank account number. And confirm bank account number. And then, select document type. Piliin po natin is yung ATM card with account number and name. Make sure po na meron po tayong captured or picture ng ating sariling ATM card with printed name doon sa mismong card for document purposes ni SSS. And once na ma-select na po natin yung ATM card with account number and name, choose file and select the file or the picture ng inyong ATM card para ma-ready na siya sa pag-upload. And then click Enroll Disbursement Account. So, ayan, nakita nyo naman kung paano i-enroll ang ating microsavings account sa SSS through online, di ba? Once na na-enroll nyo na ang inyong microsavings account sa inyong SSS online, automatic na once na ma-approve or okay na ang inyong SSS loan, doon na po siya didiretso sa inyong microsavings account and pwede nyo na po siyang withdrawin sa any branches ng Cebuana Luwilier. Kung ang inyong pong card ay ganito na po, ayan, yung 24K debit card natin, pwede nyo na po siyang withdrawin any branches ng Cebuana Luwilier or ATM bank nationwide. Pero kung ang inyong card is still ganito pa rin, yung 24K card, pwede nyo lang siyang withdrawin sa any branches ng Cebuana Luwilier. Ulitin ko po ulit para mas malinaw. Sa mga nagtatanong po kung pwede pong magamit ang ating micro savings account sa ating SSS loan, yes po, pwede po natin gamitin. All we need is our micro savings account number and i-enroll po ang ating micro savings account sa SSS online. Ayan, meron po silang portal. Gaya po nung pinakita ko sa inyong sample. And kailangan alam nyo po yung inyong account number. Sa mga nagbabalak pa lang po na mag-loan sa SSS at gusto nilang kunin ito sa Cebuana Luwilier, kailangan po ninyong magkaroon ng micro savings account. Kung wala pa po kayong micro savings account, kung gusto nyo pong malaman, meron po akong vlog about sa micro savings account on how to open micro savings account. So, ayan, marami pa po akong mga katanungan na gustong sagutin sa inyo. Sa mga iba pang mga tanong, ayan, nagbabrowse po ako. Hindi ko na lang talaga may isa-isa replyan. Pero, chinecheck ko po yung may pinakamaraming tanong. Kung pa po kayo about sa micro savings account, uulitin ko po ulit. Pwede po kayong mag-comment dito sa aking YouTube channel or pwede po kayong mag-message sa akin sa aking page. Ito yung aking page, ayan, Ain by Losses. And sumasagot po ako sa mga inquiries. Yung ibang comment lang po talaga dito is hindi ko na nare-replyan pero minabasa ko po iyan lahat po ng mga comments ninyo and question po ninyo is nababasa ko naman po. And iisa-isahin po natin yung paggawa ng vlog para masagot po ang inyong mga katanungan. Ayan. So, I hope na nasagot ko po ang inyong mga tanong. Kung nagustuhan nyo po at natuwa po kayo sa aking vlog, please, please, please do subscribe to my YouTube channel. Don't forget to click the subscribe button. Click the notification bell para mas updated pa kayo sa mga bago kong vlog. And huwag nyo na rin pong kalimutang i-follow and i-like yung aking page. Kasi once na nag-upload po ako dito sa YouTube, ina-upload ko rin po siya sa aking page. Ayan. So maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe at sumusuporta po sa akin. So hanggang dito na lang po. Sana nakatulong po yung vlog ko. Thank you so much. Bye!